The magnitude 7.4 and 6.8 earthquakes in Surigao del Sur on December 2 and 4 respectively, and the magnitude 5.9 on December 5 in Lubang, Occidental Mindoro, were felt in the country recently. Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum said these were all generated by the Philippine Trench and are not connected with each other. Ang mga ito ay hindi magkakarugtong, kaya walang relasyon. Ang mga lindol na nabanggit na malalakas sa mga nakaraang linggo, at ito naman ay nagkataon lang na nagkakasunod. Solidum said that trenches can generate a magnitude 8 earthquake. Ang isang trench ay isang earthquake generator kung saan talagang dumadaos-dos pababa ang malalaking bloke ng karagatan. From time to time ay nagkakaroon talaga ng mga paglindol dyan. Kadalasan nga lang ay maliliit. Minsan ay nagkakaroon ng malalakas na minsan ay parang kakasunod-sunod. Pero ito ay nagkakataon lamang. Trenches are offshore and can also generate tsunami. Ang ating ginagamit dyan ay matagal na ba hindi kumikilos ang particular segment ng trench. Kaya dyan sa may Philippine Trench area, yung lugar ng Samar to Surigao, minsan merong kakulangan ng malalakas na lindol in the past 100 years. So tinitingnan din natin yan. Dito sa Manila Trench, matagal-tagal na rin hindi kumikilos ng malakas. The DOST chief said that the earthquake drills in the country done quarterly is very important to prepare the public for a possible disaster. Kaya kailangan natin isipin ang kahandaan ng ating solusyon para hindi tayo maapektuhan ng malalakas na lindol. Kahandaan sa ating sarili sa tamang pagre-responde kapag merong lindol sa dalampasigan. Kung posibleng may tsunami, dapat alam din natin ang gagawin, saan mag-evacuate. At siyempre, pagpapatibay ng ating mga bahay at gusali. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God.